Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 17, 2024. Si bagyong hinarang po, no, ay anumang oras ngayon ay pwede na lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At patuloy nga po yung extension ng kanyang kaulapan ay magdala na lamang ng mga bilabilalang mga pagbuhos ng pagulan dito nga po sa may western section ng ating bansa, sa may Partipuyan, Cagayan Valley at ng Ilocos Region, hanggang dito nga po sa may parte ng Pangasinan. Habang makulimlim na kaulapan nga po, posibleng maranasan sa Metro Manila, Central Luzon, Bicol Region, at sa may parte naman po ng Palawan, asahan natin na may mga biglang pagbuhos ng pagulan dahil po yan sa habagat. Sa may western section naman po ng ating bansa, sa Visayas at Mindanao, may mga tsansa po ng pagulan. Pero yung malaking bahagi naman po ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda na ang lagay ng panahon. Asahan na lamang natin may mga isolated rain shower po tayong posibleng maranasan. At sa latest update naman po, no, na nilabas ng European Center, ito nga pong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay malapit na nga po. Anumang oras ngayon ay papasok na po yan ng ating at ito nga po'y posible ng pangalanan na si Bagyong Helene. At bukod nga po dyan, meron po tayong minomonitor sa advanced weather forecast na panibagong sama ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin po natin na yung tuloy-tuloy na pagkinos ni Bagyong Helene. At ito nga po'y mas lumalakas pa, no, habang nasa parte ng South China Sea. At dediretso po yan sa parte ng Vietnam. Habang si posibleng bagyong Helene naman ay panandalian lamang po sa parat, lalabas din po kagad dyan sa ating Philippine Area of Responsibility. Makakaranas pa rin po tayo ng mga possible low pressure area dito nga po pa rin sa may eastern section ng ating bansa at haatakin po ang habagat. Pero makakaranas na lamang tayo ng mga mahihinang pagulan, lalong-lalo na po sa western section ng ating bansa, sa Ilocos Region, Extreme Northern Luzon at Cagayan Valley. May mga isolated rain shower po tayong mararanasan sa ilang bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 22 hanggang 26 po ito, ha, ay magkakaroon mga possible low pressure area. Ito naman po yan sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility dahil magkakaroon nga po ng posibleng banggaan dyan ng hangin. At ito nga po ay posibleng nga magkaroon tayo ng cold front, no? Ito po ay pagdating ng September 23, dito nga po mapapansin natin, no, dito sa ibabaw mismo ng ating ay magkakaroon ng mga sama ng panahon. Habang mananatili at maayos, maganda naman ang lagay ng ating panahon. Pagdating naman po ng September 24, may mga chance nga lang po tayo ng mga pagulan at meron nga po tayong imumonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 25, ito nga pong low pressure area, kung mapapansin natin as low pressure area pa rin po yan, ay ang direction nga po yan, kung makikita natin, no, yung hangin, ay ito nga po ay posibleng patungo dito nga po sa may parte ng Central Luzon o dito nga po sa may parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng September 26 ng alas 8 ng gabi, ito nga po ay mas malapit na sa ating par. At dito nga po ay posibleng low pressure area paling rin po siya. At hindi pa naman po natin nakikita yung possibilities ng mag-intensify siya bilang o mag-develop bilang isang tropical depression. Pero again, na hindi natin nirurunod yung possibilidad na ito ay mag-develop bilang isang bagyo. Dahil nga malayo pa po ito, dahil lagi nga natin inuulit, ito po ay advanced prediction pa lamang ng advanced weather forecast. Kaya marami pa pong posibilidad na magbago. Kaya dapat tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin, no, yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Dumako naman tayo sa ating rain map animation.
mamaya nga pong alas 5, may mga tsansa po ng pag-ulan dito nga po sa parte ng Mindoro Provinces, sa Palawan, even Metro Manila ay makakaranas nga po ng mahina at katamtamang pag-ulan naman. Ganoon pa rin po sa Extreme Northern Luzon at sa Ilocos Region, may tsansa rin po ng mga pag-ulan. At dito naman po sa may parte ng Sorsogon at northern portion ng Visayas ay may chance rin po ng mga pag-ulan. Ito po yung mahihina at katamtaman lamang. At pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, magiging maayos na po ang lagay ng panahon ng halos sa buong Luzon. Maliban na lamang nga po dito sa may parte ng Ilocos Sur. At dito nga po sa may parte ng Pangasinan, Zambales, Bataan, may chance pa rin po ng mga pag-ulan. May isolated rain shower pa rin po tayo dito nga po sa may parte ng Metro Manila. At dito po sa may parte ng Bulacan, rather ng Batangas, Cavite, may mga chance po ng mga isolated rain shower. Dito naman po sa may Mindoro Provinces, ganoon pa rin po, mataas po ang chance na may mga pag-ulan. At dito naman po sa may Visayas, asahan natin meron tayong mga pulupulong pag-ulan. Makulimlim na kulo pa naman po, maranasan natin halos sa buong Mindanao. Inuulit ko po, yung ating advance weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat dyan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advance weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapit po sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.